Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, October 4, 2021. Yung low pressure area nga po, no, nating minomonitor, kanina nga po ay naging isang ganap na bagyo na nga po ito. At ito nga po ay tinawag na tropical depression Lannie or bagyong Lannie. Ito nga po, yung pinakasentro niya ngayon ay andito na nga po sa may General Islands sa may Surigao del Sur. Ito nga po ay tinataglayan lakas na abot na 45 km per hour, malapit po yun sa gitna at may pagbugso na 55 km per hour. Sa ngayon nga po, kung mapapansin natin, ito nga po ay nagpapaulan na sa malaking bahagi ng ating bansa dito po sa may Mindanao, sa may Visayas at maging dito po sa may Southern Luzon. Yung makakapal na kaulapan na po yan ay posible na nga po na nakakaranas ng masungit na panahon ang malaking bahagi ng ating bansa. Yung isang low pressure area naman ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito po sa ngayon, nagkakaroon po ng tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod na mga araw. At ito po ay posibleng maging kasunod nitong ni bagyong Lannie. Ayon po yan sa ating Japan Agency at ng NOAA at ng ating European Centre. Check natin yung mga lugar na uulanin. So, ngayong araw na ito, posible nga po makaranas na ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon, dito po yan sa Kalayan, at maging dito po sa may Paricagayan, makakaranas na po tayo ng biglang pagbuhos at malalakas na pag-ulan. Hanggang dito po yan sa may Tugigaraw, dito po sa may Isabela, makakaranas din tayo ng pag-ulan. At dito po sa malaking bahagi ng ating bansa, sa may Metro Manila, Baler, Aurora, Infanta, Quezon, Fulilio Island at maging dito po sa may parte ng Bicol Region, makakaranas na po tayo ng masungit na panahon. At lalong-lalo na po dito ang pinakamalalakas na posibleng pag-ulan sa may Mindoro Province. Yung malaking parte, no, halos buong Bicol Region ay makakaranas na po noon ng masungit na panahon dahil po yan sa bagyong Lannie. Iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan dyan dahil nga po posible yung pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas na pag-ulan. Dumako naman tayo sa Visayas kung nasan yung ating bagyong Lannie. Okay, so ito po mapapansin natin yung pinakasentro po ni bagyong Lannie ay nasa Karagatampa. No? Dito po yan sa may General Islands ng ating Surigao City. At ito nga po no ay nakaka-apekto na sa malaking bahagi ng ating bansa at posible nga po nakakaranas ng masungit na panahon ngayon ang Tacloban, Silago, Surigao City at halos malaking bahagi po ng Visayas ay nakakaranas na ng malakas na pag-ulan. Dito naman sa may Mindanao, kung mapapansin natin, masungit na panahon na rin ang nararanasan dyan pero hindi po ganun kalalakas ang mga ulan ngayon sa Mindanao. Mamaya pong mga hapon mararanasan na po yung masungit na panahon dito sa may Mindanao. Sa ngayong mga oras na to, pulupulong pag-ulan, posibleng maranasan sa Mindanao. Dito naman po no, makikita natin yung ulap na galing pa rin sa ating tropical depression na Lannie ay nakaka-apekto na po yan ano, dito sa malaking bahagi ng Palawan. Masungit na panahon na po ang nararanasan sa Palawan at posible nga po yung pagba at pag-uho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na naapektuhan ngayon ng bagyong Lannie. Dumako tayo sa ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga natin yung pinakasentro ni bagyong Lannie ay wala pa sa kalupaan at mamaya nga po ang alas 2 ng hapon yung pinakasentro niyan ay nasa Karagatan pa rin. And pagdating ng October 5, posible nga pong tatawirin niya itong Visayas area. Kung mapapansin natin, dito po yung dadaan sa may Cebu, Tacloban, Cebu, at dito po sa Rojas City. Ayun po yan sa ating European Centre. At pagdating po ng alas 2 ng hapon ng October 5, posible nga po ito ay nasa area na ng Palawan. At pagdating ng October 6, kung makikita natin, dito po, ayon po sa ating European Centre,
ay mag-intensify pa po ito into typhoon category. So pagdating po ng alas 2 ng hapon ng October 6, ito nga po ay nandito na sa western section ng Luzon. At pagdating naman ng October 7, so makikita natin by October 7, nasa Philippines pa rin siya pero yung kanyang kaulapan nakaka-apekto pa po yan sa ating bansa. At pagdating po ng alas 2 ng hapon ng October 7, makikita nga natin na tuloy-tuloy pa rin po nag-i-intensify itong si Bagyong Lannie. At ito po yung isang low pressure area natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng October 8, nasa western section na po yan ng Cagayan. Makikita nga natin ano, at yung isang posibleng panibagong bagyo ay andito na po sa ating Philippine Area of Responsibility. Halos nasa pinaka ano na yan, malapit na po yan, nasa far line na po yan. At pagdating naman ng alas 2 ng hapon ng October 8, Friday, makita nga po natin, dito nga po, bago yan pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay magiging agad isang tropical depression. At pagpasok nito sa ating bansa, tatawagin itong Bagyong Marine PH. Pagdating ng October 9, makikita nga natin, no, halos nag-stationary ng bahagya itong ating dalawang sama ng panahon. And pagdating nga po ng alas 2 ng hapon ng October 9, ito nga po ay dure-diretso pa rin nag-intensify si Bagyong Lannie at ito si possible Bagyong Marine. Then pagdating ng October 8, rather October 10, ito na po yung ating possible scenario. So dito nga po nakikita natin magiging high intensity typhoon si Bagyong Lannie at ito nga po yung makakaapekto sa parte ng Hong Kong at ito naman ay magiging si Bagyong Marine ay posibleng maging tropical storm or severe tropical storm habang nasa karagatan pa. Sa ngayon hindi pa po natin nakikita yung landfall scenario nitong bagong bagyo na si Bagyong Marine dahil mahaba pa ang ating advanced weather forecast. So marami pa pong posibilidad na magbago ito. Kaya manatili lamang tayo nakatutok sa ating weather update para po dito sa ating mga advanced weather forecast na minomonitor natin na sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi at lalo-lalo na po yung dadaanan ng bagyong Lannie. Sana po nakaredy na tayo dahil ilang days pa lang po na ipakita na po natin itong posibleng dadaanan nitong bagyong Lannie. Mag-iingat po tayo. God bless po sa ating lahat.